everyone. Today is Tuesday. Ngayon ay nandito ako sa aking room. Tapos na akong maglinis ng bahay. Maghintay na lang ako ng oras para sa pagsundo ng aking bunso. Mamayang 2 o'clock. 2:30 ang kanilang uwian. Pero kailangan 2 o'clock umalis na ako dito kasi 10 to 15 minutes ako makakarating doon at mahaba ang pila ng mga sasakyan. So, kailangan maaga kong pumunta para hindi ka mahuling huli. Ngayon, guys, ay magchichismisan tayo. Ating pag-usapan ang mga differences between US and Philippines. Yung mga tungkol sa kultura. Dito sa US, ang tawag nila sa kanilang mga biyanan, auntie or uncle, tinatawag lang nila sa kanilang mga pangalan. At or Mrs. kung anong apelyido, Mr. kung anong apelyido, or sa pangalan lang talaga. Kung sa Pilipinas yan, yan ay matinding kabastusan. Charot! Yan, kabastusan po yan. Kawalan ng galang. Kasi sa ating mga Pilipino, ang ating mga biyanan, tinatawag natin kung anong tawag ng ating mga asawa. Mama, nanay, tatay, papa, ganon. Dito sa kanila, hindi po ganon. Kaya, minsan, awkward. Mabuti na lang wala akong biyanan. Sa mga gustong mag-asawa ng foreigner dyan, ha? Dyan. Dapat ninyo itong pag-usapan. Sa atin, kung sa atin ay si Mrs. ang humahawak sa pera at sa sweldo ni Mr. Dito sa sa US ay ibang-iba po. Kung kayo ay may parehong income, pareha kayong nagtatrabaho, kanya-kanya po kayo ng bank account. Pero okay lang din kasi si Mr. naman ang nagbabayad ng lahat, pati mga groceries. Lahat ng mga pangangailangan. Kaya kung kayo ay sanay sa sit-up na si Mrs. ay laging gustong na punong-puno ang wallet ng kadatungan, ay hindi po ganon dito. Ibang-iba po sa atin, ang misis ang nagbabudget, hahawak ng pera kahit na ito ay galing sa, kahit na may ATM si Mr., kahit na may bangko pa yan, ay si misis ang responsible at magbabudget kung magkano ang kinikita ng pamilya. So, isa pa na dapat pag-usapan ninyo bago ang kasal. Kung kayo ay isang breadwinner ng inyong pamilya at kayo ay mag-asawa ng isang foreigner, dapat itong talakayan, charot. Dapat itong pag-usapan ninyong dalawa before marriage. Because here in the US, charot, dito sa US ay hindi sila sanay na nagsusupport sa kanilang siblings, parents, or brother, sister. Kaibahan dyan sa atin, tayo ay matulungin ng mga Pinoy. Laging mapagmahal tayo, lagi nating gustong magpadala, mag-send ng pagmamahal
at pera at kung ano-ano pa. Dapat itong pag-usapan bago ang inyong kasal. Kasi maaari itong pagmula ng hindi pagkakaunawaan. Bagamat sabihin na natin mayroon kang trabaho, ang iyo ay kay Mister, ang kay Mister ay iyo. So, dapat mo pa rin ito isangguni sa iyong asawa. Kaya bago ang inyong pagsasama, bago ang inyong kasal, ito ay pag-usapan na kailangan maintindihan ni Mister na ikaw ang inaasahan ng kapatid mong nag-aaral or magulang mo na matanda na wala nang kakayahang maghanap buhay. Ito ang pinaka-importante dahil ito ay masakit sa atin kung sakaling hindi papayag ang ating mga Mister na magsusuporta sa ating siblings or parents. Ito naman ang magandahang kagandahan dito sa US. First na gustong-gusto ko dito ay hindi mo mararamdaman ang discrimination. May mga lugar man na ma-feel mo na ano, pero hindi masyado. Hindi tulad sa atin na, anak ko, dito, matanda ka, matanda man o bata, wag lang underage sa makakapagtrabaho pa. Matanda ka na, senior citizen ka na, pwede ka pa rin magtrabaho hanggat kaya mo. Or PWD, hindi mahirap yan humanap ng trabaho dito sa US. At saka, hindi sila tumitingin sa status ng buhay kung sila ay gustong makipagkaibigan sa iyo. Mabuti kang tao, marunong kang makisama, pwede ka. So, yan. Tapos, ang daming opportunity dito kung sakaling dito ka nakatira. Magagawa mo ang gusto mo or matutupad mo ang pangarap mo. Kung makapagtrabaho ka dito, may magandang sweldo. Kahit na hindi ka tapos ang pag-aaral, lalo na kung ito'y dadalhin mo sa Pilipinas ang iyong pera at doon mo siya gagastusin or ipupuhunan sa iyong mga business. And dito kahit na gusto mong mag-aral, sample, magagawa mo yun kahit na ikaw yung nagtatrabaho. Kasi dito, hindi laging full-time. Dito, bibigyan ka ng pagkakataon ng mga pinapasukan mo na matapos mo ang gusto mong matapos. Papipiliin ka nila ng time na gusto mo, anong gusto mong pumasok, anong oras, ilang oras, 5, 3, or ganon. Bibigyan ka nila ng pagkakataon. At saka, dito matututo kang maging independent. Kasi hindi uso dito sa US ang umaasa ka. Umaasa sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, o kailangan dito matapang ka. Kasi dito hindi uso yung yung mga kapitbahay, mga kapitbahay diyan, alam mo kung sino-sino, hindi dito ganun. May kanya-kanyang mundo dito ang tao at hindi uso yung chismosa. Ganun. Kaya magkita-kita man kayo sa labas, kaibigan mo man ang kapitbahay mo, ayun lang, batian, tapos okay na. O minsan, pupunta sila dito sandali, hindi tulad ng sa atin na maghapunan, dahil ang chismisan naman, hindi ka na makapagtrabaho. Yan. Ang mga misis dyan sa atin, mga misis minsan, yun na lang ang ginagawa, imbis na tulungan at alagaan ang mga anak. Yung pag-alaga lang mga anak, mas madudungis, nakakainis, joke. ayan, kaya masarap dito tumira kung gusto mo ng tahimik at
yun, yung may pangarap ka, gusto mong maging ganito, madali mong makakamit kasi walang ano, hindi pahirapan dito, kumbaga kung talagang desidido ka sa yung gusto, walang imposible. Pero marami din advantage and disadvantage sa pagtira dito sa US. Alam mo na, yung tayong mga Pilipino, tulad yun, nalulungkot ako na malayo ang aking mga kapatid. Kasi sana kung malapit lang ako, madali lang tumulong o mag-abot. Madalas ko silang naaalala pag kumakain ako ng masasarap, tapos marami yung hindi namin kaya, ubusin. Nasasabi ko, ay sana nandito, sana malapit lang sila, di ba? Para may, siyempre, layo-layo, alam nga namang, ang hirap. Sorry, ganun. Ayan, tayo, sanay tayo sa, andyan lang tayo, malapit lang ang ating mga mahal sa buhay. Hirap na hirap tayo na minsan yung mga anak natin na nag-aasawa na or mga kapatid natin, gusto natin, diyan lang sila, hindi sila magbubukod. Iniiyakan pa ng ating mga magulang kung sila ay bubukod na dito. Oh my God, hindi pa nga nag-aasawa, yung karamihan nagbubukod na sila dahil gusto nila magkaroon ng sarili, independent na sila. Kaya dito, ang mga ano, mga old people, mga matatandahan da na rin silang mabuhay ng mag-isa. Malungkot, diba? Iyan yung minsan disadvantage. Masarap pa rin manirahan sa Pilipinas kasi alam mo yung iba yung saya na nararamdaman mo pag lupang sinilangan mo. Ayun. masarap. Iba yung sayang hinahatid sa'yo. Dito, kahit pa sabihin na, ano, napapalibutan ka ng material things, marami kang pera, hindi mo naisipin ang kakainin mo bukas, or, ano. Ayun. Hindi pa rin sapat ang kaligayahan na nararamdaman mo. Gusto mo pa rin umuwi, kumain ng pagkain Pilipino. At makasama yung mga kapatid, lalo na kung alam mong mga nangangailangan sila ng iyong support or tulong. Yung tipong parang helpless ka, wala kang magawa. Ayan guys! Nadadrama na ako. Hanggang dito na lang. And this vlog na. Baka maiyak pa ako. Kita-kits na lang. Kita-kits na lang sa second vlog.